ano daw yung mga tinatawag na mga basic salary. Marami nagtatanong ano daw yung mga basic salary, paano daw yan, at ano daw yung mga allotment na tinatawag. So, okay, ganito. Yung basic salary, example, yung trabaho mo, assistant waiter. Sa pinirma mong kontrata, 1,200. Magkano yung 1,200 natin dito sa Pilipinas? Kung i-convert natin. So, around 60,000 to 70,000 siguro, mga ganyan. Palagyan na natin mga ganyan, mga 70,000. Assistant waiter lang yan, basic salary. So, ilalist dyan yung 80%. Depende sa inyo kung 80% yung i-declare ninyo para sa allotment ninyo o iiwan nyo sa family nyo o pwede nyo dalhin. Sa ATM kasi yan, every month yan dumarating. So, 80% talaga yan yung allotment na naiiwan. Pwede mong gawing savings yan, pwede mong iwan sa family mo, sa may mga anak dyan, sa may family na... Basta, depende kung anong plan ninyo. Basta 80%. Pwede mong gawin 50%. Nasa sa'yo yun kung magkano i-declare mo. So ngayon, mabalik tayo sa salary. Sa 1,200 salary, yan yung basic. Basic salary. So around 70,000, mga less, more or less, mga ganyan. Hindi ko na makumpiyan. Ngayon, ang mangyayari, yan yung sahod mo. So, meron pa dyan na tinatawag na gratuity. Pag sampa mo sa cruise ship, may gratuity. So yung gratuity niya, yun yung pinaka-tips. Yan yung pumapasok every itinerary na parang 7 days cruise, may pumapasok dyan na nagbibigay. For example, nagkatrabaho ka sa isang assistant waiter nga, di ba? Yung usapan natin, assistant waiter. So ngayon, may mga gratuity yan. May pumapasok, may mga depende sa'yo kung maganda yung ano performance nyo. Tapos may nakukuha pa yung mga tip na mga sa sobre na nagbibigay yan after ng 7 days cruise, the last night. Yung mga iba, nagbibigay niyan ng mga dollars na nakalagay sa sobre. Nagpapasalamat dahil sa magandang service yung ibinigay ninyo. Yan yung mga natatanggap nila every week. Imaginin mo, sa isang buwan, 7 days cruise, meron kayong apat ba? Mga ganyan. 15. O tama, apat na cruise. Kung makakatanggap ka ng every cruise ng $200, or 150, or 100 na lang, usapan na lang. Hindi, meron kang $400 sa isang buwan. Imaginin mo, karagdagan din yun. Pinakamaliit pa yata yun. Diba? So, yun yung mga tinatawag na sa mga tip na additional. Hindi kasama sa sahod yun na nakukuha mo na pinakamababa pa yun for $100 na nasa sobre kung maganda yung servisyo mo. Eh kung paano sa isang lamesa, meron kayong tinatawag na 10 peoples o cups kasi ang tawag niyan sa mga dining. Kung ilang cups yung ano nyo, hawak nyo, apat na table, hindi lang isang tao nagbibigay ng sobre niyan. Kung minsan may dalawa. Minsan may tatlo pa nga eh. Pag maganda yung servisyo mo, tapos talented ka, sumasayaw ka sa kanila, o kinakantaan mo sila, ini-entertain mo sila, kung ano yung mga kailangan nila, binibigay mo kaagad on the spot. Makikipagkaibigan ka. Yan yung mga sikreto ng iba. Na nagpapadagdag ng income ninyo. Hindi lang salary yung inaasahan ninyo. Kaya nga, mas maganda na aasikasuhin nyo yung mga guests ninyo. Kasi, number one, yan yung nagpapalaki ng sahod nyo. At totoo lang, yung iba, maganda yung performance nila. Magaling silang makitungo sa mga guests. Mas malaki pa yung kinikita nila dito sa mga tips kaysa doon sa basic salary. Yung basic salary na yan, nandyan na yan. Yan na yung makukuha mo. Pero dahil sa sipag na sa servisyo na binibigay nila, dahil sa pakikitungo nila sa guest, na ibibigay nila yung pangangailangan nila, yun yung karagdagan. Kaya nga ang monthly niyan, kung minsan assistant waiter, umaabot yan ng 80,000, kung minsan mga 90,000. Depende sa season din kung minsan. Minsan naman, hindi naman parati nagbibigay ng tip, minsan talaga wala. Pero at least meron, di ba? Ayun ang importante ron. Yung servisyo ang kailangan i-practicein ninyo para gumanda o lumaki yung mga... Siyempre, pera. Kaya tayo nagtrabaho para sa pera. So, ayun yung explanation ko. So, yun na po. Maraming salamat.